pagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat dahil tayo po ay palaging narito para mag-aral ng kanyang mga salita. Naniniwala ko na sa panahon natin ngayon ay kailangan talaga natin mag-aral ng salita ng Diyos, sapagkat hindi po natin alam kung ano nangyayari sa ating panahon ngayon. Dumarating ang mga iba't ibang trahedya sa ating buhay, mga pagputok ng bulkan, mga pandemic na ito, coronavirus. So, maraming mga iba't ibang nangyayari sa buong mundo na para bang nagpapahiwatig na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaya naman tayo na kung saan mga mananampalataya, tayo na kung saan ay ninanais ng Panginoon na patuloy na samahan sa mga ganitong pagkakataon, huwag nating hayaan ang salita ng Diyos ay mawalay sa ating buhay. Ito po ipatuloy natin pag-aralan, pagbulay-bulayan, sapagkat alam natin na dito tayo huhugot ng kalakasan kapag dumating na ang mga hindi natin inaasang pangyari sa buhay natin. Sa araw ay pinag-aaralan po natin yung aklat ng Lucas. Nasa Lucas 14 na po tayo, 1 to 24. At nais ko lang basahin yung Lucas 14, 15 to 24. Ganito po ang sinasabi. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, "Pinagpala ang makakasalo sa hapag ng karian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Okay. Isang lalaki ang naganda ng isang malaking salo-salo. At marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, ay inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kaya sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kaya na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Ako'y bagong kasal kaya hindi ako makakadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, 'Pumunta ka kaagad sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag, mga pilay.' Pagkatapos, sinabi ng alipin, 'Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos niyo, ngunit marami pa rin bakanting upuan.' Kahit sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Pumunta ka sa mga lansangan, sa mga daan, at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa.'" Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Okay, may nagtanong, isang lalaki. Hindi naman nagtanong, kundi nagsabi na mapalad ang makakasalo sa hapag ng Panginoon sa kanyang kaharian. Pero hindi niya lubos na naunawa kung sino yung makakasama dito or maaring nag-expect siya. Kaya nagkwento ang ating Panginoon tungkol sa isang handaan. Ayan, pag-uusapan po natin yung handaan. Alam ko, marami ang excited pagka ang pinag-uusapan, handaan o kainan, no? Kaya habang pinag-uusapan natin ito ay alalahanin natin ano ba yung mga nagawa natin sa mga ganitong pagkakataon. Sabi dito, okay, marami ang inanyayahan, subalit ang bawat isa ay nagdahilan. May mga kadahilanan, kaya hindi nakarating sa handaan. Dahil doon sa kanilang mga kaabalahan, so ang alam nila, mas importanteng dapat gawin itong mga ginagawa nila, itong mga kaabalahan nila, kaysa doon sa pag-iimbita ng Panginoon. Kaya hindi sila nagpunta. Okay. So, yan ay base sa ano ba ang mahalaga sa iyo. Kung mahalaga sa iyo ang ginagawa mo, yung mga kaabalahan mo, ay hindi ka pupunta sa isang imbitasyon.
Kung titingnan naman kasi natin yung mga rason ng mga nagdahilan ayon doon sa ating binasa, eh parang mayroon din naman silang katwiran. Ano po? Dahil ang dinadahilan nila yung kanilang mga business, yung kanilang mga ginagawa, yung kanilang mga binili, yung kanilang pamilya, yung mga financial needs nila, yung mga duties and responsibilities nila. So, anumang kadahilanan ito, kapag napakinggan natin, ay parang may katwira, may dahilan. Pero kapag ang Diyos pala ang nakapakinig nito, ay walang katuturan ang kanilang mga dahilan. Hindi ito tinatanggap ng Panginoon pala, no? Kaya mag-isip-isip tayo sa bawat pagdadahilan natin. Okay, maari may mga nag-aanyaya din sa atin. O baka pwedeng atin kayo ng gawain ng Panginoon. Ay, marami akong ginagawa, marami ako. Busy ako ngayon. Ayan. So, kita naman natin, yung una nagdahilan, sabi niya, nakabili po ako ng lupa. Hindi naman mali, no? Ang bumili para sa yung pansarili. Hindi naman mali bumili ka ng lupa kung talagang yung kinakailangan. Kaya lang, nakita dito ng Panginoon yung pagka makasarili. Yung tinatawag na self-interest. Ito ang merong mali sa mga nagdadahilan. So, ang mga tao ay laging nakalaan ng oras sa mga kanila mga pansariling kabuhayan o kanila mga business. Kaya wala nang panahon sa gawain ng Panginoon. Yung pagbili ng baka, hindi naman masamang bumili ng baka. Kung talagang kinakailangan mo sa iyong pagtatrabaho, sa iyong bukid. Ngunit, yung pansariling desisyon ang medyo may kamalian dito. Pwede mo namang subukan yan pagkatapos ng yung pagdalo dito sa handaan na ito. Diba? Pwede mo namang gawin ang mga bagay niya sa ibang panahon. Hindi mo ba pwedeng unahin itong imbitasyon na ito? Kaya ka nga inimbita dahil mahalaga ka. Inalala ka. Diba? Nang nag-invite, tapos babaliwalain mo. Ang mga pag-aari natin sa buhay, kapag hindi natin ito maiwan, at ito na lang ang lagi nating pinapahalagahan, mawawala na tayo ng panahon sa gawain ng Panginoon. Yung pag-aasawa, sabi nito, ay bagong kasal. Wala namang problema kung bagong kasal kayo. No? Hindi naman yung kasalanan. So, okay lang naman na ang tao ay mag-asawa. Subalit, yung mga pansariling pagmamahal o tinatawag na self-love ang nagiging hadlang para hindi ka makarating sa gawain ng Panginoon. So, maraming tao ang hindi maiwan ang mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na yung mga okasyon ng pamilya. Hindi maiwanan. Diba? Minsan, wala sa church service, wala sa worship service. Nasaan? Nasa okasyon ng pamilya. Merong invitation, atin po kayo ng gawain, o linggo na bukas, huwag po natin kalilimutan. Pero inuuna yung mga okasyon sa pamilya, hindi maiwanan ang mga pamilya. So, kaya hindi makadalo sa mga invitation ng Panginoon. Kung ang Panginoon ang nag-utos sa atin o nag-anyaya sa atin na dapat na daluhan ang kanyang inihandang gawain, bakit kailangan nating magdahilan at hindi mapuntahan? Kung alam natin na ang Diyos mismo ang nagnanais na makasama tayo sa gawain. Kung alam natin na ang Diyos ang naghanda nito para sa atin. Inihanda ang mensahe niya, inihanda ang mga upuan para sa atin. So bakit natin kailangang tanggihan? Mas inuuna pa natin ang mga pansarili nating interes, mga pansarili nating kabuhayan, at mga pansarili nating pagmamahal. Okay. So, mayroon pong mga babala ang ating Panginoon dito. Lagi po nating tandaan na ang Lord's invitation is the most important event in your life. Kahit ano pang kaabalan natin sa buhay, kailangan nating daluhan ang imbitasyon ng Panginoon.
sapagkat ito'y gawain ng Panginoon, hindi po dapat ito hindi pinapansin o winawalang halaga o winawalang bahala ang gawain ng Panginoon. Kung mapapansin natin, na mga tumanggi ay halos abala sa kanilang mga pansarili. Mukhang may mga kaya ito sa buhay, ano? Mukhang mayayaman. At walang interes sa anong imbitasyon sapagkat ayaw nilang maabala. Yung mga taong yan, ayaw maabala. Laging bukang bibig ay, busy ako, marami akong ginagawa, wala akong panahon dyan. Ngayon, ayan, inalis na yung business mo, inalis na yung kabisihan mo, inalis na lahat yung mga dahilan mo at katwiran mo. Ano ang dapat mong gawin? May mga gawain tayo dyan sa iba't ibang lugar. Wala ka na maidadahilan na ikaw ay abala. Ang inutusan at pinapunta sa mga lugar kung saan naroon ang mga may hirap. Okay. Dahil tinanggihan lang sabi ng naghanda, puntahan mo yung mga may hirap, puntahan mo yung mga may kapansanan. Sila ang anyayahan mo. At pumunta naman, sabi noong alipin, ay ang dami pa pong bakante. Ano? Sabi nung ano ng naghanda, marami pang bakante, pumunta ka sa mga lansangan, pumunta ka sa makikipot na daan, pumunta ka sa mga lugar na mata, anyayahan mo sila, dalhin mo sila dito. So sa madaling salita, ang invitasyon na ito ay ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ito ay binaliwala ng mga taong abala sa buhay at walang panahon sa Panginoon. Subalit tinanggap ng mga ordinaryo mga tao, mga mahirap at may mga kapansanan. Mga tao na kung saan ay mayroong bukas na puso, mayroong pagnanais na ang Panginoon ay makita, mapuntahan, maranasan sa kanilang buhay. Ang alipin po dito na nag-invite, ito po yung Panginoong Jesus na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus nito ay nagpunta doon sa mga mahihirap, nagpunta doon sa mga may kapansanan, pinagaling ang lahat ng ito. Nagpunta doon sa mga kung saan ay mga walang-wala sa buhay sapagkat tinanggihan siya ng mga religious leader, tinanggihan siya ng mga mayayaman, tinanggihan siya ng mga taong katulad ni Herodes, ni Pilato, tinanggihan siya ng mga Pariseo, tinanggihan siya ng mga Saduceo, mga Eskriba. So maraming tumanggi sa kanya. Okay. Kaya siya ay nagpunta doon sa mga mahirap, sa mga walang inaasa sa buhay, kundi ang ating Panginoon Diyos. At dito kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay. Ang Panginoon dito ay ang Diyos Ama na siyang naghanda ng kanyang hapag at naghihintay sa tutugon sa kanyang invitasyon. Sinabi ng Panginoon na walang makakasama sa kanyang kaharian sa mga taong abala sa kanilang mga pansariling buhay, sa mga taong nagdadahilan, sa mga taong walang panahon sa invitasyon ng Diyos. Hindi po maliligtas yung mga tao na kung saan ay hindi tumutugon sa imbitasyon ng ating Panginoon. Pero itong mga taong tumugon sa imbitasyon ng Panginoong Jesus, ang siyang tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay at mga nagsisi ng kasalanan, ang mga tao na kung saan ay dumulog sa hapag ng Panginoon, ang mga tao na kung saan ay nakisalo sa hapag ng Panginoon, ang mga tao na nagpakumbaba, na nagsisinaka ng kasalanan at naglingkod sa Panginoon, ang mga tao na kung saan ay sa bawat imbitasyon ay laging nariyan sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, magbigay tayo ng panahon sa oras ng gawain ng ating Panginoon. Ano man ang ating ginagawa sa buhay, mas mahalaga na unahin natin ang gawain ng Panginoon. Sapagkat kung inuuna natin ang Panginoon, tayo'y magiging una rin
sa pagtanggap niya sa atin. Huwag po nating hayaan na makita tayo ng Panginoon na tinatanggihan ang mga bagay na espiritual na ang lalapit ng church hindi makapunta. Sawa na yung mga nag-iimbita na sumama naman kayo, dumalo sa gawain, sumasawa na ano. Yung iba hindi naman nagsasawa. Pero sana naman sa bawat imbita sa atin sa gawain ng Panginoon ay mabigyan natin ng panahon ang ating Panginoon para sambahin, purihin, pasalamatan siya, makinig ng kanyang salita, at doon tayo ay may panalangin at tayo makakadulog sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan na ang imbitasyon ng Panginoon ay ating tanggihan. Bigyan po natin ng panahon ang ating Panginoon. Sapagkat dito tayo pagpapalain ng ating Panginoon sa mga espiritual na bagay. Ang taong tumatanggi sa Panginoon ay hindi po maliligtas. Pero ang mga taong tumatanggap sa Panginoon ang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ano po ang iyong desisyon, mga kapatid? Ang tanggihan ng Panginoon o ang tanggapin ang Panginoon? Nasa inyo po ang pagdidesisyon. Tayo po yung manalangin. Panginoon, sa mga nakakarinig ng mensahe nito, dalhin ko na pumasok ka sa kanilang puso at hayaan mo na patuloy kang mangusap sa kanila. Ipakita mo sa kanila na ikaw lamang ang pinakamahalaga na dapat na mangyari sa kanilang buhay. Na ang Panginoong Jesus lamang ang magbibigay ng kasapatan upang magkaroon ng kakompletuhan ang aming buhay. Na sa bawat pagtanggap namin sa Panginoon at sa bawat pagsunod sa kanyang kalooban at sa bawat paglilingkod namin ay maipakita namin na hindi po namin tinanggihan ang iniaalok ng aming Panginoon, ang kanyang imbitasyon na tanggapin ang mabuting balita, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, sapagkat kung ito'y tinanggap namin, ang katiyakan ng buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob na sa amin. Salamat o Diyos, dahil may mga taong laging nariyan upang ikaw ay tanggapin sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. Naniniwala ako, Panginoon, na ang mga taong ito'y iyong pagkakalooban ng iyong biyaya at pagpapala, pag-iingat, pagsama mo, kapangyarihan mo, pagbalot ng iyong banal na dugo, sapagkat ang mga taong ito'y tinawag mo para sa iyo at maglingkod para sa iyo. At kung meron mga kami, Panginoon, na nagawang kasalanan o pagtanggi sa iyo, kami po yung patawarin. Sapagkat sa mga oras na ito, hindi ka na po namin tatanggihan. Ikaw ay buong puso namin tatanggapin, sapagkat ikaw lamang ang kikilalani namin na Diyos at tagapagligtas namin. Salamat po, Panginoon, kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa inyong muling pakikinig. Naway na pagpala po kayo ng mensahe nito. At ibahagi nyo po, i-share nyo po itong mga video message nito sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga katrabaho, sa inyong mga classmate. At hayaan mo na mapagpala din sila ng mga mensahe nito. At naniniwala ako na kung ito'y binabahagi natin sa kanila, ibig sabihin, ikaw ay daluyan ng pagpapalang espiritual sa mga taong nais abutin ng ating Panginoon Diyos. Pagpalain kayo ng bawat isa. At ito po si Pastor Israel Sarno ng The Shepherd's Voice mula po sa CMJC Tom Lemery. God bless you all, and to God be the glory.